Hi guys, mga negosyo, kasensya ko, familia, isang magandang araw sa inyo. Guys, medyo, parang inaantok yata tayo. So guys, medyo nalimutan lang nating mag-update sa inyo. Finally, dumating na pala po, okay, actually 2 weeks ago pa yata ito. Dumating na ang mga F1 guilds natin from Danbred. Salamat kay Sir Jay na nag-assist like, sa atin sa kanyang anak. So guys, yun nga, from Lucra Agri Ventures. So guys, hindi kinaya. 5 F1 guilds lang from 10 yung ating in order, pinareserve. Hindi kinaya kasi guys, nagpapagawa pa nga tayo ng building, ipaparenovate tayo. Guys, yun nga, palagi kong sasabihin, alam nyo, dito sa Pilipinas o baka dito lang sa Batangas, napakamahal po ng kaya nga, yung labor. Siguro naman ganun din sa inyo. So imagine ninyo, nagpa-renovate tayo, binaklas yung bubong ng mga bulok. Okay, so mga ingat na ingat tayo pag bibili tayo ng bubong, guys. Ha? So ilang taon lang yon sira na. So kailangan palitan natin ng bubong. Alam nyo, napakahirap babaklasin, then papalitan mo ng bubong. And then nga, dumating na yung Bartley na natin, yung ipitan, yung mga flooring inayos, medyo madugudugo. Kaya from 10 heads na F1, inabot ay 5 lang muna. Hinay-hinay lang muna tayo. So, bali guys, ang binayaran natin sa Lucra Agri Ventures ay 175,000. Ito po yung presyo ng guilds 5 heads, 35,000 pesos ang isa. So, 175,000. And then guys, nakita ko ngayon kay Sir Jay na post na may parang nang nagko-complain sa delivery charge. So, from Bataan, ang delivery charge nila actually is 2,500 per head. Yan, nagiging na pa ng tao. Baka gusto mo umayin ng tao. So, 2,500 ang delivery charge. But, tayo naman ay nakahiling, nakadiskon tayo ng delivery. Kasi, imagine niyo kung 5 times 2, 5, di ba? Malaki rin halaga. So, tayo naman, nakadiskon naman tayo. Nag-tip na rin tayo. Then, hopefully, sana pinanunod ni Sir Jay ito. Pag kumuha ulit tayo ng another 5 or 10, kung kaya, pero siguro 5 lang muna. 5 lang muna tayo kasi may nakakalaban. Baka makakadiscount tayo sa delivery charge. So, guys, ito nga, ipakita ko sa inyo. Nandito yung packing list for F1 guilds. Nandito yung mga details. Ipakita ko sa inyo. Then, may mga reminders sila. Napakaganda. Talaga, reminders sa pagpapakain and everything, pag-aalaga. Nandito. Then, of course, ang isa sa medyo napakahalaga natin, yung pedigree. Yan, yung pedigree ng mga guilds natin nandito. Okay, makikita natin dito. Alam natin yung age nila, kung ilang liter ba sila nung pinanganak, kung yung basta't yung mga yung parents na. So, nandito. So, guys, ulitin ko, ito po ay F1. So, nagmula sa large white and land race, dalawang pure yun na kinumbine, ang lumabas po ay F1. So, sa pagbili po ng F1 ng mga guilds, ingat na ingat kayo. Kasi merong iba na nagbebenta ko, sabi, guilds. So, pero pag tinanong mo, F1, nasagot pa rin sila na, okay, F1. Pero hindi mo malalaman mo na lang na parang wala naman silang pure, wala naman silang GP. So, naunawaan ko na nagbebenta sila ng guilds. Pero wag naman nilang isabay dun sa presyo talaga ng tunay na F1. Sasali na po. Hulog. So, kasi parang unfair naman. Lately mo na lang malalaman na yung palang binibenta naman nila, hindi naman talaga F1. So, guys, sa mga nagtatanong, okay, yung presyo, nasabi ko na sa inyo. Sa mga nagtatanong, bakit ako babayad ng ganung kamahal? Ano ba ang dahilan bakit F1 yung kuhanin natin? Or bakit hindi pumili na lang tayo dun sa mga fattener nating alaga na pipili tayo dun ng pag-hina-harvest? Na katulad si Paring Nilo, shout out si Paring Nilo. O nakita niyo yung vlog natin, 16 yung ibinenta niya. Naghiwalay siya ng isa na inahinin from dun sa fattener niya. So guys, okay. So ano ba nga ba ang dahilan bakit gusto ko ng mga F1? Guys, ako naman, nag-alaga na tayo before. Kumuha tayo sa loose farm. Meron tayo sa Jan and Jan, meron tayong Victoria.
may kinuhanan tayong mga firm ng F1 guilds. Kagandahan, yung mga advantages muna. Of course, mas matagal natin sila magagamit. Design talaga sila sa for breeding purposes talaga. Mas marami ang iniaanak nila. Sa Dan Bred, nakakita tayo, may mga nag-share na 23 heads, may mga nag-share na 24 piglets, and ang minimum talaga nila, ang Dan Bred, ha? Okay? Ang minimum, talaga naman sinasabi nila, nakita mo natin yung mga video, yung mga nag-share, 13 piglets. Ang litter size nila is 13 piglets, pataas na yan. So, napakadalang yung makikita natin ng mga 10, 9, 8. So, mas matagal natin magagamit. And of course, guys, ito din. Napakalaking iba, napakalaking presyo ng biik. Ang difference ng isang, sabi natin, chapsoy or pinili lang nila. Then, yung F1 guilds, pag nanganak yung biik, yung 10 na biik nito, kung ang bentahan dito, okay, let's say this time, kung ang bentahan nandito sa isang ito, mga nasa mga 4,300 na biik. Pero pag anak ng F1 natin, guys, ang presyo niya nasa mga 5,000 na pataas. Ibig sabihin, sa presyuhan, mas makakapagpresyo ka talaga ng biik na mas mahal kung F1 ang iyong breeder talaga. Yung mga gandang klase na talaga, yung hybrid. And then, of course, pag itong biik na ito ay lumaki, from F1 andun sa mga ordinary lang na inahin natin na pinili lang sa mga howler, sa mga nag-harvest, sa mga namimili ng baboy, alam na alam nila ang mga fattener na galing sa talagang ang pinagmula na biig ay magandang klase. Ang pinigma. So napakaraming factors talaga kung dito sa mga chapsoy natin or pinili lang is mga 6 to 7 parity lang kayo. Dito sa isa, pwede maging 8 or 9 or 10. And then, mas malalaki sila. Pag kinal natin, of course, mas malaki din. May mga mas malalaki rin naman dito. So, para sa akin, yung oras, yung kikitain, okay, doon ako nag-i-invest sa medyo mamahaling F1. Pero ako naman, guys, may mga nakikita rin naman tayo na mga katulad na nagbibreed naman, kahit pinili lang nila yung inahin, maganda rin naman mag-anak. Pero para sa akin, ang akin lang, yung quality rin talaga. Siyempre, okay. Hindi ko naman binabrag ba, parang ganun. So, utay-utay din naman. Hindi naman ako talaga bigla dahil malaki naman talagang halaga. And then, of course, in the future, siguro, itong mga inahin ko, mga gandang klaseng ito, pag nag-anak, pwedeng pumili ako rin dito ng mga pwedeng gawin kong inahin. Okay, selective breeding. Hindi naman po pwedeng lahat ng anak na babae gawin mo agad inahin. No, hindi po. So, guys, yun lang. I-share ko lang. Ano ba yung difference? Bakit F1? Why F1? Why not pili lang doon sa mga pinaanak natin? So, guys, ako, gusto ko ma-update to kayo. Okay. Ngayon, sa farm, meron lang tayong 5 na F1 guilds. Okay? May Bartolina na lang tayo. Parang nang nag-start ulit tayo samantalang, okay, Piggery to Rabbitry, Rabbitry to Piggery. O, talagang litong-lito na talaga. Okay, so nakailang ito. So, bumagsak tayo dati, mga laki na lugi natin sa baboy. Pero ganun talaga ang negosyante, babawi tayo. Kaya nga nag-update tayo. So ngayon, may 5 lang tayo. Then, guys, may nagpa-order sa atin na guilds, F1 guilds. Marami rin naman kumuha akong kakilala. 30,000 lang. Tayo naman, medyo hesitant tayo kumuha. Pero, by Monday daw, tomorrow, meron daw silang deliver. Kung gusto ko rin magpasabay, kahit isa o dalawa, wala namang mawawala, guys. Try lang natin. Malay mo. Okay. Then, meron din naman sina, yung mga taga, sina Sir Jordan naman, taga Agoncillo. Meron naman sila, yung isang brand, nalimutan ko lang, ha? 35,000 nila. Almost the same price naman ng Dan Bred. Yung Dan Bred na parang sa nagkakatalo lang sa delivery charge. Parang 2,000 yata sa kanila. But guys, itong nag-offer sa akin ng 30,000 per head. Order tayo ng 2. I-update ko kayo. Tingnan natin kung ano. Sa akin naman, sabi ko nga, kung makita ko naman na ito naman ay okay naman. Pero sorry ha. Sorry, parang I doubt na baka naman hindi sa F1. So guys, in the future, ang target natin, bibili tayo ng mga GP. Bibili tayo ng mga pure. Ang target natin, let's say, large white or landrace, bibili tayo ng pure na guilds, bibili tayo ng boardy naman talaga na pure, medyo madugulang. Alam mo, guys, kung bibili tayo ng pure na mga large white or landrace, sa ngayon is 80,000 per head, and then yung boar naman, na pure, napakamahal, 200,000. Pero,
yun po ay plano kong gawin in the future para naman kami mismo, ang negosyo sa Philippines, ang Papa Rabbit Tree, makapag-share tayo ng mga F1 guilds. Pero ang presyo, sa abot kaya pares lang naman. So may mga nakontak na rin tayo, i-update ko sa so, mga kanegosyo. Kasenso, sabi nga eh, work smarter, not harder. Hindi naman kinakailangan sobrang sipag nyo, sipag. May diskarte dapat. Okay, so sa anumang bagay natin, may plano, ano ba yung goal natin, hindi yung trabaho lang tayo ng trabaho. So, a-ascense tayo kung tayo may sipag, tiyaga, paniniwala, laging mag-pray din. Okay, laging kasama natin. So, sa mga kanegosyo, a-ascense ako, familia, have a blessed day. Kung may mga tanong kayo, ano muna tayo? Guys, kung may mga tanong kayo about sa pagbababuyam, although we're not that expert, pero katulad ng ginawa natin sa Rabbit Tree, sa ibang ating business, hindi man tayo napakagaling mag-alaga ng baboy, napakarami nating idol sa pagbababuyan, manika-share ng idea sila, but marketing side, yun ang itutulong ng Papa Rabbit Tree or ng negosyo Pilipinas, yun ang itutulong natin. So, magtuturo tayo kung paano natin i-market yung mga baboy natin, sa amin kayo kukuha, tutulungan namin kayo ng market, palalakihin natin ang pig industry dito sa Pilipinas. So mga kanegosyo, kasenso, ka-familia, kung may pinagdadaanan, laban lang tayo. Pray lang tayo. Sabi nga, parang gulong lang yan, umiikot lang yan. So, sabi nga, pag may gising, every gising is a blessing, pasalamatan natin. So, God bless mga kanegosyo. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye.